Good day to everybody. So for now, for this video is, it's all about trip to Macau. So actually, andito lang po kami sa port ng Macau para makabili po ng ticket natin para makapasok po tayo sa Macau. Ayan. Actually na umaga po kami umalis sa bahay, mga 5:30. So ayan po. Nandito na po kami sa Macau and hindi po namin alam kung saan po kami pupunta. Yung puntahan namin ay pinagkasunduan namin na unahin po muna ang Putol na Simbahan. But before that one is magdadrop muna tayo sa Senado Square. Actually, this Macau, ang Macau po ay tinagurian na Vegas of China. Bakit po? Kasi ito ay anong tawag dito? Kasi ito ay it's all about the glamour, gumball, inspiring heritage, and a picture perfect skyline. Napakaganda po dito sa Macau. At kung mapapansin po ninyo ay yung mga building ay more on the Portuguese style. Ayan, magdadrop muna tayo dito sa Senado Square or tinatawag nilang, yeah, Senado Square or a UNESCO World Heritage Site. Kung mapapansin po ninyo, yung mga sulat ng mga building ay more on Portuguese language. At yung mga building po nila ay Portuguese structure ng mga building nila ay Portuguese. Ayan. So, ayan. So, this square is not just about shops, restaurants, and offices. This is an important World Heritage Site as announced by UNESCO since it now portrays the magical history of Macau. So, many European buildings, a park, and a fountain elevate the magnetism of the area. Though Senado is always flocked with tourists, with the arrival of festivals and events, it puts on a more stunning attire. So, ayan. So, pagpunta po kayo dito sa Macau, kailangan po ninyong mag-drop muna dito sa Senado Square. So, pagkatapos nito ay pumunta po kami dito sa Ruins of Saints Falls or sa Tagalog ay Putol na Simbahan. Marami din mga tao dito na pumupunta. Ito ay isang tourist spot dito sa Macau. And so, ayan po. Nakikita po ninyo yung simbahan, Putol na Simbahan. So actually this church is ayan. So ayan, pumasok na po tayo dito sa loob. Pero Putol na Simbahan, pero wala na yung wala na yung cool, yung lang yung front lang niya. Yan po ang back view of the church. So, dito sa baba po niya ay makikita po natin yung museum kung saan po ay makikita mo yung mga saints or yung mga statue ng mga saints or yung mga gamit ng mga saints sa church mismo. So actually, this statue of Jesus and Maluda was covered with bas reliefs in various patterns like devil, angel, signs of crucifixion, and Portuguese sailing ship, and the beautiful landscape garden in the front. So this this Putol na Simbahan is the one of the top Macau tourist spots. So ayan po, this is a glass bridge going to Museum of Saints. Papunta na po tayo doon sa Museum ng mga Saints. Ayan.
akala namin na hindi pwede ang video, pero sabi naman nila na pwede daw mag-video, kaya yun, bumalik na ulit ako at nag-start na akong mag-video. Ayan po, kung makikita po ninyo yan, yan yung mga ano, yung mga display po sa loob ng museum. Pasensya na po at hindi ko rin alam, hindi ko alam kung ano mga names ng mga ito. Kayo na po ang mag humusga or magpangalan, kasi hindi ko po talaga alam. Ang dami ding tao na pumupunta dito, kasi ito ay sa likod lang ng ano, sa likod ng simbahan lang ito matatagpuan. So yan po, nakapag-picture na kami po sa loob at sa front ng putol na simbahan. So ayan, pagkatapos namin doon ay umakyat kami po dito sa Macau Museum or dito sa Monte Fortress. So, the Macau, kung matatag, kung makikita po ninyo yung mga, yung building dyan po sa taas, may museum din dyan. Ang dami nilang museum dito, hindi lang isa, dalawa, pero every ano yan, every may, parang may history po, ay may museum po dyan. Pero hindi kami po nakapasok, kasi we are out of. Ayan, akyat tayo. Hindi namin po alam na may sasakyan or may daanan pala doon sa kabila, elevator papunta po sa taas. Pero okay na to, para maglakad-lakad din minsan. Yan po ang entrance nila. So ang entrance nila dyan ay may parang old house ba. Kaya po ay medyo huminto kami muna dyan at nag-picture. So itong Monte Fortress ay isa po itong tourist spot po dito sa Macau, kung saan po ay matatagpuan ang huge display area, yung mga canyons po na ginamit nila noon. So it is an exhibiting items and souvenirs of a different communities and nationalities. This is also called Fortaleza do Monte or for history buff. It is located in close proximity to St. Paul's ruins. This Fortaleza do Monte has historical canyons, barracks, cisterns, and historic houses, and huge and significant historical battles. Known as a military fort, for this place attracts tourists, especially history buffs. Today, one side of this vintage fort is refurbished as the City Office of Macau Meteorological Bureau. So, kung mapapansin po ninyo dyan, ay mga old buildings. Ayan, picture-picture kami muna dyan. Makikita po ninyo dyan ang Grand Lisboa. Yan po ang Grand Lisboa. Kung mapapansin po ninyo yung views namin or sa yung mga view ng mga bahay dyan ay old ayan, houses. Ang daming canyon na parang nakikita Manila dito sa Museum ng Macau. Ayan po. Yung nakikita po ninyo doon na parang Pinyang style, yan po ang Lisboa Casino. Grand Lisboa Casino. Ayan. Iano natin. Ayan.
Ayan. So actually, Macau happens to be a place that was under Portuguese colonial rule for 300 years, and the culture that is followed here is a manifestation of the hybridity. Yung mga building po nila ay it's a naturally in the Georgia's Chinese temples that stand on Portuguese tiles and the language and even the name of a yung food. Bahay nila parang ano lang, parang Manila style. Ayan. Ano siya, old style ba? Wala silang repent. Okay lang. Karkaroon kayo pa nakijay yung look. Oh, actually, ang daming places po na pwede nating puntahan dito sa Macau. Parang ano yun? Simbahan ata yun? Ayan, pagkatapos natin po na sa taas ay bumaba na po kami at medyo nanginginig na ang mga paa namin. Kaya bumaba muna kami at hahanap po kami ng pwedeng pagkainan. Ayan, dumadami ng tao. So ayan po, nag-Jollibee muna kami kasi gutom na po kami at itutuloy po natin ang ating explore sa Grand Lisboa. Ayan po, abangan po ninyo ang aming video sa Grand Lisboa. Okay, tapos na po kaming kumain at papunta na po kami sa ibang location ng aming explorers sa ibang doon sa kanila. So, thank you for being with us. At tapos na po kang kumain ng Jollibee. Okay, let's go to our next destination.